ito sa trade and investment ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia. Para sa update, magbabalita live mula sa Malaysia si Elaine Fulgencio. Elaine, ano na ang mga natapos ng pupulong ni PBBM dyan? Cheryl, sa trade and investments ng Pilipinas at Malaysia, umikot ang bilateral agreement ng dalawang bansa. Hindi naman nabanggit ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Anwar Ibrahim ang usapin tungkol sa Sabah. Sa joint press briefing ng dalawang leader, kabilang sa mga inilatag ang pagpapalakas ng halal industry at Islamic banking sa Malaysia at Bangsamoro Autonomous Region sa bansa. Gayun din ang pagpapalawig ng food security. To strengthen this bond, we have discussed issues relating to bilateral issues of trade, investments. There has been a slight increase in investments and trade, but there is certainly huge potential which we must explore. The strength in the Filipino economy, in your capacity in the business sector. Para naman kay PBBM, malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang patuloy na alyansa sa Malaysia. Napagkasundoan din ng dalawang bansa ang pagkakaroon ng Philippine-Malaysia Joint Commission Meeting sa Oktubre nitong taon. Building on our bilateral relations, our governments commit to closely coordinate efforts to build capacity in the Bangsamoro Autonomous Region in southern Philippines, in Muslim Mindanao, especially on sectors such as the halal industry, Islamic banking, and food security. Malaysia has warmly offered their expertise to train Philippine personnel and officials to strengthen our capabilities in these increasingly important sectors. Bago naman ang bilateral meeting, unang hinarap ni PBBM ang mga kababayan natin sa Malaysia. Ang kanyang state visit, pagtitiyak din daw na maayos ang kalagayan ng mga Pinoy sa Malaysia. Ito po, isa na ito na ating pag-iikot upang siyempre kailangan natin patibayin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia. Unang-una dahil napakaraming Pilipino rito. At kaya kailangan natin tiyakin na lahat kayo ay naaalagaan at lahat kayo ay maayos ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon. Hindi naman nawala ang pasasalamat ng Pangulo sa mga OFW. Ang mahusay raw nilang performance mas nagpaganda pa sa reputasyon ng Pilipinas. Sa tala ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, halos 1 milyon ang Filipino sa Malaysia ngayon. Cheryl, ongoing na yung business meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang economic team sa mga business leader dito sa Malaysia. Nauna na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na posibleng ibida ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante dito sa Malaysia ang Maharlika Investment Fund. Samantala, pagkatapos ng kanyang business meeting ngayong umaga, mamayang hapon ay lilipad na si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang delegasyon pabalik ng Pilipinas. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Cheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Nagbabalita live mula sa Malaysia. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.